Hey, what's up mga kalaro? Welcome back sa ating Hot Issue. Pero bago ang lahat ha, ay huwag kalimutang i-like ang ating video. Laban ng Gilas Pilipinas kontra South Korea ang pag-uusapan natin ngayon mga kalaro. Bago pa man magsisimula ang laban ay makikita talaga natin na kinulang talaga sa height ang Gilas Pilipinas dahil wala nga si Angelo Kwame matapos itong magkaroon ng injury. Well, bagamat halatang lugi ang Gilas Pilipinas, ay bawing-bawi naman ito sa mga experience at pinatunayan nga nila na kaya nila makipagsabayan kahit wala si Kwame. Grabe yung palitan nila ng tres dito mga kalaro. Panalo nga ang Korea sa laban na ito 96-92. Tune-up game lamang ito mga kalaro ha. Posibleng ang magkaroon dito ng adjustment ang Gilas bago magsisimula ang third window ng FIBA World Cup qualifiers. Samantala, noong nakaraan ay nagpulong nga ang dalawang business tycoon na sina Manny V. Pangilinan at Ramon Ang na pag-usapan ng dalawang kampo ang pagbuo ng pinakamalakas na Gilas team para sa FIBA World Cup sa susunod na taon. Ayon kay SMC Sports Director Al Francis Chua na una na nitong ni-raise si Tim Con bilang head coach ng Gilas Pilipinas, handa umano siyang ipahiram ang kanyang mga players at coaches under by San Miguel Corporation. Paliwanag naman ni Chua na hindi niya ni-lockdown si Chat Reyes at Tab Baldwin sa pananaw kasi niya na mas qualified nga si Tim Con para sa Gilas Pilipinas dahil sa coaching IQ nito. At bukod pa umano dito ay walang bahid na isyo itong si Tim Con kumpara sa iba. Kung matatandaan kasi ay hindi basta-basta mahahatak si Tim Con para sa Gilas Pilipinas dahil under nga ito sa San Miguel Corporation. Ngayong nagkasundo na ang dalawang panig ay posibleng madali lang makuha ni MVP etong si Tim Con. Kaya dahil dito ay kabilang nga si Coach Tim Con sa pagpipilian ngayon para sa Gilas Pilipinas. Kayo mga kalaro, anong masabi ninyo sa video natin ngayon? Huwag aliing mag-like, comment at subscribe.